Magaling. Matinik na bata. Pinangamo ako. Pero sana naman, huwag dumating ang araw na tayo pang dalawa maglalaban. Eh, sir, hindi ako sumasali sa competition. Pang-personal lang po ito. Kaya nga pala, saan ka natutong umahawak ng baril? Eh, sir, pulis po ako. Pulis ka pala. Ako naman si Congressman Gascon. Sargento Mateo Torres po. Pero, Sarge, mukhang na po na kung nagbintis ka ng isa. Kulang ka lang sa follow-through. Concentration lang bata. Salamat po. Sige, sige, hintayin mo ako sa labas. Pero, Sargento, tandaan mo ito. Darating ang araw na pakikinabangan mo rin ang sinabi ko sa'yo. Okay? Pa, ayos ah! Mm. Looking good, ha? Anong looking good? Alam ko na kung anong gusto mo. Tuper! Sige, buksan mo yan. Okay? Mm. Pa, kulang to eh. Bakit kulang? Bakit? Saan ka po pupunta? 10 bits to. For the boys pa. Mm. Thank you pa. Thank you very much. Mm. Hoy, mag-ingat ka lang, okay. Ha? Okay. Catch you later. Ayun ang pera. Kita nyo, kapag nagplano tayo, walang imposible. Malinis, wala at sabit. Basta ikaw, boss. Saludo kami sa'yo. Paghahatian natin itong pera. Pagkatapos maghihiwalay tayo. Magpapasarap, magpapalamig. Dahil mainit tayo sa batas. Sa susunod, isang malaking bangko sa Bulacan. Ang yayariin natin. Maliwanag. Areglado, boss. Boss, andi si Donato. Tingnan mo kung ano yan. Kayo dyan! Taylor! Nandito ho ako ngayon kung saan naglulungga ang isang grupo ng mga suspected holdovers at Evelyn, mga alagad ng batas. Get away from there! Handa upang lusubin sila. What are you doing here? These are professional killers! Delikado rito! Alam mo namang trabaho ko ito. Kailangan ko ng footages. You do your job and I do mine, okay? But... Sarge, nakapwesto na ang mga bata natin. Good. Hoy, kayo dyan! Makinig kayong mabuti! Napapaligiran na namin kayo! Wala na kayong lulutan! Kaya mabuti pa! Sumuko na kayo! Mga kaibigan, kasalukuyan pong pinasusurrender ni Sargento Reyes ang mga hold-upper suspects. Mga bata, mukhang marami tayong winidraw, ah. Ako si Sargento Reyes.
sampung minuto. Kung hindi, mapipilitan kaming pasukin kayo kapag hindi kayo sumuko. At ayun po, binibigyan sila ng 10 minutong ultimatum, kaya antabayanan po natin. Yeah, boy. Joey, kunan mo si Sarhento. Meron pa kayo 5 minuto. Ginagarantya ko na walang mangyayari sa inyo. Sagot ko kayo! Minuto na lamang po ang natitira. Doon sa ultimatum na binigay sa kanila ni Sargento Reyes para sila ay sumuko. Antabayanan na lang po natin ang maaaring mangyari. Mas pinasok kayo! Tapos na ang oras niyo! Inubos niyo ang pasensya ko! Aral! Men! Ready! Mga kaibigan, kasalukuyan po lumalabas ang mga holdappers. Napasuko po ni Sargento Reyes sa mga holdappers na walang dumanak na dugo. Sabi ko sa inyo eh. Sir, napasuko niyo sila. Sigurado mapupromote kayo, sir. Pero teka muna, mukha yatang may mga tama. Halika. Dad! Robert, may mga gadget sa loob. Si Mateo! Sandali lang mga kaibigan. Si Sargento Torres ang kasama ng mga holdupper. Eh siya pala nagpasuko eh. Matt! Paano mo nagawa yun na mag-isa ka lang? Ito yun ano? Sarge, ebidensya. Ayos, partner ah. Chamba lang yun. Halika. Boblo out kita. O partner, sumunod ka. Sige. Ang galing mo talaga, partner. Naunahan lang ako ni Matt eh. Alam ko naman yun eh. Tara. Sir. Sige. Pukayo. Ano ba tong? Kumusta yung opisina ang pinagagawa sa sports complex? Tapos na ba? Napaayos na ho, pero marami pa ho silang gagawin eh. Aba eh, papura mo at gusto ko na rin pumunta dun eh. Ikaw naman, Santa Maria. Samahan mo na muna si Dong dun sa sports complex. Yes, sir. At siya nga pala, samahan muna ninyo akong dalawa at may lakad ako. Okay, sir. Huli ka! Susurprisahin mo ako, ha? Naku, kuya! Bida-bida ka na naman! Sana ako rin. Alam mo, kuya, marami na naman nakapanood sa'yo. At syempre, dahil napanood ka lang iba, natural, sikat na naman ako. Biruin mo, sikat ka, sikat ako, sikat chupoy tayong dalawa, kuya. Pambihina, kuya. Isipin mo, buong Pilipinas na nakakita sa'yo. Sandali lang, kuya. At alam mo ba, kuya, sa totoo lang, ha? Alam mo, kuya, idol na idol kitang talaga. Bidang-bida ka na naman, kuya. Walang pwedeng tumapat sa'yo. Ako lang, kuya. At dahil marami tayong kaibigan, kuya. Alam mo, parang pili ko lang naman yan, kuya eh. Natural. Siyempre, ang kailangan ko lang naman eh. Break. Di ba, kuya? Kuya, alam ko, pagod na pagod ka, kuya. Sandali, kuya. Kuya, sandali, relax ka lang ako. Bahala sa'yo, kuya. Mamasayin kita, kuya. Alam mo, kuya? Tinyo, paghanda mo na lang ng pagkain. Eh? Alam mo, kuya, matagal ko lang gusto sabihin sa ito eh. Ang totoo niyan, kuya. Alam mo, kuya, naawa lang ako sa'yo eh. Pugi ka naman. Mabait ka.
Marami kang natutulungan. Lalo na ngayon. Kilalang kilala ka. Maraming babae magkakagusto sa'yo. Si ano? Si yung reporter. Si Evelyn. Di ba? Misty sa'yong kuya. Maputi. Malaki ang bulas, kuya. Kung ako ikaw, nako. Kuya, papatulang ko yun. Tinyo. Ang ibig ko sabihin, kuya, yung anak ni Sargento. Di ba? Yun. Mabait yung kuya. Dalaga. Dalagang Pilipina. Simple. Maindin. Nasa kanya na lahat, kuya. Yun. Yun, kuya. Yun ang kulang sa'yo, eh. Ang kulang sa'yo, kuya, yung makapag-asawa ka ng pang-asawa, kuya. Yung pambahay. Yun ang kulang sa'yo, kuya. Di ba, kuya? Para naman sa ganun, eh, Ma-promote ka! Tama, kuya! Tama! Tama, sige, diba? Walang problema. Paganda mo na ang pagkain. Yan ang gusto ko sa'yo, kuya. Kung may siopaw, bigyan mo ako ng siopaw. Sorry. Kuya naman. Sige na, gutom na ako. Pagod na pagod pa ako. Oh, ikaw naman, Mark. Sa susunod, mag-iingat ka. Huwag kang pabigla-bigla ng kilos. Maghintay ka naman ng backup. Alam ko, Sarge. Wala na kasing oras eh. Kailangan ko nang kumilos. Tsaka isa pa eh. Mahirap na maunahan. Partner, okay yung kahapon eh. Pero mag-iingat ka. Iyo ko lang sinasabi ko sa'yo, Mark. Dapat mag-iingat ka. Uy, pare. Siya nga pala. Uuwi ako ng probinsya dahil piyesta sa amin eh. Baka gusto mo sumama para naman malibang ka. Tama yung sinabi ni Sargento. Magpahinga ka naman. Hindi yung puro trabaho. Sargento, mukhang mas marami na may miyesta ngayon at kesa no isang taon. Mas maraming tao eh. Yeah, ganun din, Matt. Sa bayan, maraming tao. Pero dito, ganyan lang. Masaya dito. Nakita mo yung banda kanina? Yan ang dinadayo rito. Kung sa bagay. Kuya, sigurado mag-enjoy ako rito. Marami pagkain. Malapit na tayo. Sorry. Inyo. Nabilawakan ko kasi ako eh. Dessert? Pwede yung kumuha? Tinyo? Ho? Saging? Meron ako. Ito. Uy, dyan ako ah. Matt, mangga, oh. Salamat, ah. Ba't ka pa nagabala? Pwede naman akong kumuha. Okay lang yun. Bisita ka naman namin dito, eh. Sino ba nagluto nito? Ako nagluto niyan. Ha? Ang sarap! Di ba? Gabi, routine check-up lang po. Sige, salamat o. Dali.
Pare, mukhang checkpoint to ah. Basta't huwag kayo magpapahalata. Akong bahala sa kanila. Areglado. Sige po, sige po. Maraming salamat to. Magandang gabi ho. Routine check-up lang. Ne, saan pa kayo galing? Sa picnic lang ho. Picnic? Sa ganitong oras galing kayo sa picnic? Pare. Sir? Pwede ka ba bumaba sandali? Aha. May beer pa rito ah. Mukha yatang nagkakainuman kayo ah. Ha? Hindi naman ho, sir. Sobra lang ho namin kanina yan. Okay. Pare, pwede na to. Sige, lakad na. Sige, pwede na kayong malis. Teka, sandali. Teka muna. Bakit meron ka nito? May lisensya ba to? Wala po. Pero sir, anak po ako ni Congressman eh. Sinong Congressman? Si Congressman Gascon. Huwag mo kaming pinaglololo ko ha. Ha? Hindi. Hindi po. Hindi ka nagsisinungaling? Hindi. Halika, sumama ka sa amin. Oh, anak ko nga si Dave. Bakit mga pare ko? Ano bang problema? Kasi ho sir, nahuli namin sa kanya itong baril na to. At ang sabi niya, sa inyo daw yung baril na yan. Congressman, mabuti na lang kami nakahuli sa anak mo. Dahil kung natiyampo ng iba yan, sigurado sabit. Salamat naman kung ganon. Ito yung baril niya. Hindi na kami magtatagal. Sige. Sandali lang. Sandali lang. Talagang mabait si Sir. Oo nga eh. Dave, talagang mahal na mahal ka ng daddy mo ah. Siyempre, the only one yata to. Di ba? Pare. Oh, pare ko. 20 mil lang ito. Pasensya na kayo. Siya nga pala, salamat sa tulong ninyo sa aking anak. At kung sakaling darating ang araw na kailangan ninyo ako, magsabi lang kayo. Salamat, sir. Talagang totoo pala reputasyon niyo, sir. Galing. Mm-hmm. Talaga naman para sa inyo yan, eh. Sige po, sir. Tuloy na kami. Okay. Tuloy na kami. Salamat, salamat sir. Dave. Ba? Halika nga. Halika, dito tayo. Buka. Alam mo, anak, hindi magandang ginawa mo. Huwag mong pakikilaman ang baril ko. Mahirap na kasi yan. Mabuti na lang eh. Naayos natin ang mga pulis. Sorry pa. Hindi ko na po ulitin. Ano, kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Sige, sabihin mo kayo na maganda ng mga kain. Thank you, ho. Alam mo, Lorna, gustong-gusto ko dito sa inyo. Dahil nakakalimutan namin sa rentong problema namin sa Maynila. Tsaka isa pa, gumagang ang pakiramdam ko. Sariwa ang hangin, maganda ang tanawin. Lalo-lalo na kapag nandiyan ka.
Ikaw naman. Sinasabi mo lang yata yan dahil katabi mo ko. Hindi naman, Lorna. Kilala mo naman ako siguro. Pero alam mo, kami rin ni Inay, masayang-masaya pag nandito si Itay. Lalo na pagkasama ka. Dahil alam namin na malayo kayo sa disgrasya. Siya nga pala. Kailan nga palang balak niyo ni Itay na bumalik sa Maynila? Depende yan kay Sorrento. Pero kung tatanungin mo, ako gusto ko rito. Pat! Baka naman naiinip ka na rito sa amin. Hindi naman ho, Sorrento. Di mabuti. Asya nga pala, Lorna. Ipasyal mo si Matt para naman makita niya iba pang lugar dito sa atin. Yun pa, yun pa. Kunin mo na. Teka, sandali. Baka magalit yung may-ari nito. Hindi magagalit yun. Akong bahala. Mabait yun. Sigurado ka, ha? Oo, palagi nga na kami dito. Teka. Ako na. Oh, ayan. Nahulog tuloy. ito. Ayan. Dito, no? Oo nga eh. Lorna, ano ba yung lugar na yun? Alin? Ayun o, tignan mo. Ayun o. Ah, yun yung baklad. Alam mo, maraming namimimit doon. Tapos... Score na to. Distrito. 3 points. Saan mo punta yun? Call of Nature. Ang ganda, no? Oo nga, yun nga. Maraming mga isnang nahuhuli doon. May mga hito, mga mangus, may mga... Basta, marami. Maraming. Hoy! Lalaking presko! Ano ang akala mo rito, luneta? Yan ang hirap sa inyong mga taga-Maynila eh. Ang akala ninyo, lahat ng lugar sa inyo! Hoy! Pati ba talagang hindi namin? Inakin nyo! Pasensya na kayo. Akala ko kasi walang tao eh. Ano? Ano akala mo sa amin? Hindi tao! Pare, iniinsulto ka yata eh! Nakulo ko! Sandok pwede? Wag naman, pare! Ano sabi mo? Ang sabi ko, kamukha niyo si Sylvester Stallone! Yan! Okay, nakakita mo! Pogi! Brad, baka naman yung kasama ko eh. Pwede niyong pakawalan. Ale, ito! Alaga ako to eh! Pinapakain nga namin to eh! Kuya! Pinatataba! Pinalulusyo! Dahil gagawin ko pulutan! Ikaw, Tisoy! Gusto mong isama kita! Ha! Hoy, sundok! Baka gusto mo, ikaw ang gawin kong pulutan. Tarantado to, ha? Kuya, tulungan mo ako! Iyakan pa mo! Kuya! Kapag! Hito! Ang
baho mo! Tubig! Talon! Ayaw ko maroon nilumago eh! Talon! Malalim! Sinabi ng talon eh! Uy! Ayan! Kompleto na pagkasundok mo! May tangkay ka na! Huwalo! Salamat din sa'yo! Ayos na! Nakawalis ako! Sige na! Nasaktan ka ba? Oo, dito. Nasaan? Ayan, no? Patingin? Nagdudugo, oh. Tignan mo. Hindi, laban ako. Kuya! Na-score lang ko sila! Ako naman ang hindi nakascore. Ano ba yun? Ha? Eh, wala. Yung mga kalaban kasi. Si Kuya ang mabastos Matt, eh. Yun nga. Kailangan mapatulog muna sila. Di ba, Kuya Matt? Ayos ba? Pasensya ka na. Ayana. Mabuti pa eh. Umuwi na tayo. Alam mo, ayon sa report kong to, ewan ko ba yung kaibigan mo mukhang? Saan ba niya nakukuha ang tapang niya? Ops, ops, ops. Pati ba naman dito sa pagbibisita ko sa'yo eh? Si Mateo pa rin ang pag-uusapan natin. Wala na ako narinig sa bibig mo kundi ang pangalan niya. Alam mo, minsan tuloy nagdududa na ako sa'yo na siya lang ang dahilan ng pagpunta mo sa mga operations namin. Huwag mo naman sanang bigyan ng masamang kahulugan ang mga ginagawa ko sa propesyon ko. Bakit? Nagsiselos ka, no? Wala ba akong karapatan? Girlfriend kita eh. Pero ang lagi mong pinupuri ay ang kaibigan ko. Eh, pareho lang naman kaming pulis, ah. Hindi naman sa ganun. Umahanga lang naman ako sa kanya eh. Sana huwag mo nang bigyan ng kulay yon. Pasensya ka na. Mahal kasi kita eh. Hindi mo rin mayaalis sa akin yun. Sipag ni Kuya, ba't kaya sumisip-sip? Uy! Ginagawa ko to dahil gusto ko. Hindi dahil sa sip-sip ako, ha? Over! Joke only, partner, di ba? Partner, ha? O yan, ikaw kaya humataw. Pakita mo. Kuya, no problem. No problem, ha? I'll show it to you. Kung anong tamang pagpalakol. Give me that. Ayun. Sisip. Ma! Pabigyan! Aray! Na-accident si Tinyo. Kawawa Tinyo. Naman, oh. Tinyo! Tinyo! Ha? Anong nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Bupa. Ano-anong bupa ang ano? Sige na, ah. Matt, kawawa naman si Tinyo. Baka naman nasaktan yan. Ayun, wala yun. Papalabas lang yun. Dati kasing lumalabas sa sirko yun eh. Ano ba? Kaya kita sinama dito para magpahinga at hindi para magtrabaho. Tama na yan. Halika na. Pumasok na kayo sa loob at makapagmeryenda na. Salamat po. Halika na. Tawag na tayo ni Itay. Dave! Huwag kang masyadong magpagabi, ha. Muhi ka agad. Hindi po. Magsisini lang po kami ng barkada ko. Sige. Sige pa. Mag-ingat ka. Aha. Ano yung sinasabi mo yung babalita mo? Bakit excited ka?
Naalala mo po ba yung anak ni Congressman Gascon? Si Dave? Alam mo, merong info sa akin na involved pala yun sa drug pushing. Alam ko hideout nila. Kaya sigurado magkakapitsa na naman tayo, pare. Sa paanong paraan tayo magkakakwarta? Simple. Pre-raidin natin sila. At pagkatapos, ito turn over natin kay Congressman. Siguradong kwarta na. Diba? Ano parang, Jess? Sasalito ba tayo? Wow, pare. Wala na tayong iniinom. Pare, huwag kang aalis dyan, ha? Hindi. Kukuha lang ako ng maiinom, ha? At saka kunting, alam mo na, kaligayahan. Good idea, tol. Halika, pare. Samahan mo ako. Saka papunta? Hindi ho. Wala mo kaming ginagawang kasabay. Huwag ka. Huwag kayo. Huwag ko kayo. Huwag ba? Ano yan? Ayo! Huwag ka na. Liga, sumama ka. O, saan tayo pupunta? Kilala mo naman ako, ah. Oo, kilala kita. Ha? Oh, tayo na. Lagot ka sa papa ko. Oo, sige. Sige, sige! Ito kayo! Saan mo kayo dyan? Labo! Labo na nga naman. Ano bang pwede natin pag-usapan to? Pag-usapan? Tutuluyan ko kayo! Tataw, magkano bang kailangan mo? Huwag mo kumakapayan-payan, ha? Give me five! Give me five! Sige! Ayo! Doon! Labo! Ano ba? Ba't ka ba nanunula? Ano ba problema mo? Yeah, tol, mukhang makukulong ata tayo, tol, ha. Happy. Oh, sige, sige. Bili na yan. Labas na yan. Ano yan? Okay. Yeah. Akabab talaga. Sige. Mukhang napapadala sa paghuli ninyo sa anak ko, ah. Hindi naman ho, sir. Ang totoo nga ho niyan, eh, nagmamalasakit lang ho kami sa anak ninyo. Dahil baka malagay sa video, umakuna ng telebisyon, umalagay sa dyaryo. Alam niyo, sir, concerned lang kami sa inyo dahil baka masira ang maganda ninyong reputasyon bilang isang magaling na politiko. Kung hindi niyo pinangangalagaan ang pagmamalasakit namin, okay rin. Pwede rin naman namin isama ulit ang anak mo, eh. Pa, ayoko makulong, pa. Tungan niyo ko. Ayoko pa. Pa, ayoko makulong. Bueno, bueno. Alam ko na ang ibig niyo sabihin. Tanda ng ating magandang pagkakaibigan. Maraming salamat, sir. Alam mo, sir, talagang bilib ako sa inyo. Madali kayong umintindi. Lalo na sa ganitong kaso. Mabigat yan. Droga. Unbailable yan, sir. Di ho ba? Thank you. Congressman, kung kayo naman ang may kailangan sa amin, anytime. Sige. Bakit, anak? Ano bang nangyari? Sorry, pa. Napasubo lang po ako sa barkada, eh. Ganun ba? Kayang bang tumayo? Opo. Lorna, huwag ka naman lungkot. Tutal, madalas mo yung itay mo. Di palagi akong sasama sa kanya. Talaga? Oo. Aasahan ko yan, ha? At saka, maraming salamat nga pala sa mga ginawa mong tulong sa amin. Ako nga dapat magpasalamat sa inyo, eh. Biro mo, dito ako tumuloy. Eh. Lorna, siguro panahon na para hingin ko ngayong mga kamay sa iyong mga magulang. O, pakasal tayo. Teka muna. Paano si Naitay? Akong bahala. Kakausapin ko sila ngayon din mismo. Kuya, nandiyan na. Pagbalik ko na lang. Kuya, nandiyan na. Pulilyaso. Ano? Nakascore ka na ba? Anong nakascore?
Yung basketball! Nanalo ba sila? Sito o sila Onchi? Sila Onchi! De La Cruz! Sabi ko na nga po. Yun, di ba? Sa tingin ko, nagkakaintindihan ang anak mo at si Mateo. Oo eh, walang problema doon. Alam mo, boto ko dyan kay Mateo dahil masipag at mabuting bata yan. Kung sa bagay, kung nagkakaintindihan na ba sila eh. Dali mo yung box sa kotse. Alisip tayo! Kung ano man ang kailangan nyo ng anak mo, magpasabi agad kayo sa akin, ha? Oo. Mag-ingat ka. Oo, siyempre. Pag nag-vacation uli si Dante, sumama ka naman. Kahit paminsan-minsan eh, makasagap ka ng sariwang hangin. Salamat to. Oh, alis na kami, ha? Oh. Tuloy na ho kami. Maganda ang paggagawa nitong sports complex. Tuper. Sir? Ang target range natin. Kailan magkukumpleto yan? Ano, after 2 weeks to 2 months, makukumpleto ro, sir. Good. Tong, sir. Silvia, nandiyan pa ba? Nandiyan pa, o. Yes, boss. Tawagin mo ang sekretar. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Sylvia, tuloy ka. Thank you. Maupo ka. Salamat po. Kumusta ang lagay dito? May nagbubok na ba? Marami na nga ho sila, sir, pero karamihan po mga conference. At tinatanong pa nga po nila kung kailan talaga tayo magbubukas. Sabihin mo sa kanila na malapit na. Paalam ko na lang sa'yo. Oho. Paano, Sylvia? Hindi kami maaaring magtagal dito eh. Marami pa kami lakad. Kung may kailangan ka sa akin, tawag mo na lang. Yes, sir. That's all. Yes, sir. Super. Sir. Kayo na muna ang bahala dito. Saka, siya nga pala. Sabihin mo sa gumagawa ng target trains na pagandahin at tapusin kagad. Yes, sir. Sapagat kukumbidahin ko ang aking mga kaibigan na marunong bumaril. Yes, sir. Okay? Saka, mag-ingat lang kayo. Opo. Sige. Kuya, pambira ka naman talaga, oh. Bumaba na si Renton, hindi mo lang nabanggit yung tungkol sa inyong dalawa ni Lorna. Tinyo, timing yan, eh. Tsaka isa pa, nakakahiya kay Itay. Itay daw, oh. Eh, Itay naman pala, eh. At tsaka, alam naman natin na gusto ka nila. At nakikita ko sa itsura ng pagmumukha ng mga magulang niya. Hindi naman ganun kadali yun, eh. Calling all units. Di bale, darating tayo dyan. Situation at Cruz Corner Santos. Hostage situation at Cruz Corner Santos. Hostage drama? Calling all units. Ha? Calling all units. Itawag mo, sabi mo, darating tayo. Cruz Corner Santos. Ay, ay! Yeah, we're coming over. 10-4. Kuya. Oh, yung blinker. Action na naman. Kuya, sigurado, televised to. I can feel it. Tumahimik ka na. Bakit kayo nakatingin dito, ha? Makinig ka sa akin. Bakit kinakailangan gawin mo pa yan? Makukuha naman natin sa magandang usapan yan, ha?
Kung ano man ang problema mo, pwede mo naman sabihin sa akin. Baka sakaling matulungan kita. Ang mabuti pa, sumuko ka na. Sagot kita. Siya nga pala. Ako si Sargento Reyes. Wala akong pakialam kung sino ka man. Basta ang gusto kong makausap, ang kumpare kong Mateo. Mga kaibigan, kasalukuyan hong narito tayo sa isang lugar kung saan nagaganap ang isang hostage drama. At si Sargento Reyes ho, gusto makipag-usap pero ang gusto raw niyang kausapin ay si Sargento Torres. Pag umakyat ka rito, papatayin kita! Pati na rin itong batang ito! Partner, anong problema? Ito na ho si Sargento Torres. At titignan ho natin ang mangyayari pagpasok niya sa bahay. Ikaw ang hinahanap eh. Kumpare mo raw siya. O yan o, ikaw na makipag-usap. Pare? Pare Mateo! Ikaw nga! Pare! Si Pare Kadyo mo ito! Pare Kadyo? Pare, umakyat ka rito! Sandali lang, pare! Partner. Taliwanan mo muna ang baril mo, ha? Sige, pare! Partner. Sige. Sabi mo sa mga bata, relax lang muna. Oo, sige. Kuya, mag-ingat ka. Paring Kadyo. Sandali lang, pare. Itaas mo ang kamay mo. Umikot ka. Baka may armas ka sa likod eh. Ganito. Yan. Eto, pare, ikot na ako. O, sige. O, sige, pare. Sige, panik na. Okay na. Panik na! Dali! Oh! Baba mo na yung kamay mo! Baba mo! Bababa na, pare. Pare, sandali. Ano bang problema? Alam mo, pare, yung walang niya akong asawang yan, kinaliwa ako. Nang umalis ako dito papuntang Saudi, tatatlo lang ang anak ko. Nang bumalik ako dito, apat na sila. Ito, hindi ko anak to, peke ito. Tingnan mo pagkakaiba namin. Ang layo-layo niya sa mukha ko. Pare, mukhang malayo ah. Nilolokong ba? Ha? Pare, relax lang, easy lang. Alam mo, pare, nakainuman ko yung mga tropa dito. At sinabi nila sa akin ang totoo na ako pala'y lumalakad sa dana, may ipot sa ulo. Tama ba yung pare? Hindi, pare. Nasaan ba yung misis at mga anak mo, pare? Pare, ginulong ko sila. Gusto mo makita? Oo, pare. Sige. Pasok ka, pare. Maupo ka, pare. Tingnan mo, pare. Yan ang magaling kong asawa. Pare, ito ang kaliwete kong asawa. At ang tatlong yan ay tunay kong anak. Hindi katulad dito. Ang layo! Tingnan mo mga mukha nila. Hindi ba't kamukha ko? Pare, sandali lang. Mare, totoo ba yun? Oo, pare. Mare, bakit mo naman ginawa yun? Nalulungkot lang ko ako eh. Mahirap po ang nag-iisa. Nalulungkot? Ang sabihin mo, nagpakaligaya ka. Samantalang ako, nagpapakahirap sa Saudi. Halos langis na ng Saudi ang tumutulong pa sa akin para duminawa lang tayo. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ako! Ha? Mga kaibigan, kasalukuyan pong nakikipag-usap sina Sargento Reyes at Sargento Torres. Dalawang oras na po magmula nung pumasok si Sargento Torres. Pare. Pero hindi pa rin sumusuko ang hostage taker na kinilalang si Kadyo Buena Obra. Pare, mainit yata. Kawawa naman yung mga bata. Bakit hindi natin buksan yung mga bintana? Sandali lang! Upo ka rin! Mabuti pa, Evelyn. Magmerienda na muna tayo. Sa tingin ko, matagal pa yan eh. O, sige. Ayun, ayun! Binuksan yung bintana!
Joey, paano ito? Hindi ka ba nahihiya niyan? Ang dami-daming tao. Ha? Ba't ako mahihiya sa kanila? Hindi ko sila pinakikailaman. Kaya huwag nila ako pakialaman. Pare, mabuti pa eh. Tapusin na natin to. Tapusin? Tatapusin ko hindi, to! Hindi pare, hindi yan ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, ayusin natin yung problema. Hindi mo maaaring maayos, pare. Dahil malaki ang atraso sa akin ng pamahingan. Pare, alam ko yun, pare. Hindi mo alam, pare. Hindi mo ako naiintindihan eh. Talagang masama ang babaingan. At alam mo, nangyari na yan minsan eh. Nang pumunta ako sa palengke eh, nakita kong may kasama siyang lalaki. Naghahawakan sila ng kamay. Eh, hindi tama yan. Nagtimpi lang ako noon. Palang-alang sa aking mga anak. Pero ngayon, hindi na, hindi na! Tara, wala na yan. Tara. Eh, Joey, kumpleto ba itong footage mo? Kumpleto yan, Evelyn. Pare, mukhang matatagalan yan, ha? Baka abutin tayo ng umaga rito. Oo nga. Baka madiskarga pa yung baterya natin, eh. Evelyn, mag-uumaga na. Sigurado ako, gutom ka na. Ako, gutom na rin. Eh, medyo matatagalan pa to. May katigasan ng ulo nung nag-hostage, eh. Mabuti pa, mauna na tayo. Paano wala pa tayo sa conclusion? Ipaubayan na lang natin kay Joey yan. Siya nang bahalang kumuha ng ibang footages. At ang isa pa, kayang-kaya ni paring Matt yan. Joey. Ah. Bahala ka na rito, ah. Pag may nangyari, bahala ka nang kumuha ng footage. Okay. Okay? Tayo na. Sige. Alam mo, pare, nung nabubuhay pa ang daddy ko, ang kabilin-bilinan niya sa akin, eh. Nung bago siya mamatay, kung mag-aasawa ako, eh, ang pipiliin kong babae, yung disente, yung maganda at karapat dapat sa aming pamilya. Pero, tingnan mo naman ang kapalaran. Eto ako, nag-asawa ako, nakapag-asawa ako ng... Yun ang sinabi ng lolo ko. Kaya sinunod naman ang daddy ko. Pare-pare! Pare-pare! Eh, pare! Pare! Hindi kaya ata nakikinig ka? Pare, nakikinig ako sa kwento mo. Pare, wala nang tao sa labas. Ha? Napasarap kaya ata sa kwento ko. Pare, mabuti pa eh. Patawarin mo na yung asawa mo. Ha? Tingnan mo. Kawawa naman, no? Pare, makinig ka sa akin. Di ba, pare, 5 taong ka na sa Saudi? Oo. Oh. Pare, kapag nakulong ka, madodoble yan. Magiging 10 taon. Siya nga, ano? Kapag nawala ka, pare, baka matadagan yung anak mo. Bah, tama na ito! Hindi ko na kailangan madoble pa pag-ipot sa ulo ko. Kita mo na. Kaya kung ako ikaw, pareglohin ko na yan. Parang wala nang problema, pare. Oo nga, no. O, ayos na. Ayos na. O, ano. Sige, pare. Pahinga ka na. Ako nang bahala sa kanila. At saka itong bata, maganda naman. Maaari ko naman maipagmalaki. White Lego naman yata yan. Okay yun, pare, ah. Paano? Tutuloy na ako, pare. Oo. Medyo back to normal na tayo ngayon, eh. O, sige. Kawawa naman tong bata, eh. Magpahingay mo muna. Kung may problema, pare, patawag mo lang ako. Ariglado, pare. Bang klase to. Punta nga. Para bang wala nang ibang pulisya kundi ang Mateo na yan. Bakit? Kursunado mo ba siya? Sabihin mo na lang sa akin para naman hindi ako magbakantanga sa mga
sa tingin ng mga kasamahan ko. Wala ka nang iniintindi kundi sarili mo. Ang trabaho ko, mga ginagawa ko. Ang kailangan kong kunan ay mga taong may excitement ang buhay, yung may kulay. Alaga naman ikaw ang kunan ko, no? Wala ka namang ginawa doon kundi kausapin yung mga nang-hostage dyan. Alam mo, kahit sino pang reporter ang nandun, talagang si Mateo ang kukunan, hindi ikaw. Gumawa ka muna ng milagro. At tinitiyak ko sa'yo na kay boyfriend pa kita o hindi, gagawin kitang bida sa report ko. Oy, Evelyn, kilala ko ang sarili ko. May tapang din ako. Mas matapang pa sa Mateong yan. Pero hindi ko na kailangan patunayan pa kahit kanino. Hindi ko na kailangan ng milagro. Diyan ka na. Sige, umalis ka dyan. Buisit ka! Kahit kailan, di mo ako maintindihan eh. Buisit! Inay? Hmm. Sana naman ho, dalas-dalas na naman ni Itay ang pag-uwi niya dito. At saka, kasama si Mateo, hindi ba? Inay naman. Alam mo, anak, ako at ang Itay mo ay hindi tutol kay Mateo. Isa siyang mabuting tao. Alam niyo ho, Inay, siguro, pagkasal na kami ni Mateo, sasabihin ko sa kanya na umalis na lang sa pagpupulis. Tapos, dito na lang ho sila ni Itay, magtulong sila dyan sa munting sakahan natin. Nang sa gayon, hindi naman ho tayo nag-aalala pag umaalis sila. Kung papayag siya, gaya ng sabi ng Itay mo, yun ang talagang plano niya. Oh, dalhin mo na yan para lumambot ka agad. Hoy, Lorna, ano ka ba? Hoy, Lorna, hoy! Ho? Ano ho yun, Inay? Ikako, dalian mo na yan para lumambot ka agad. Oo, sandali na lang ho ito. Alam mo, pare, hindi naman sa sinisiraan ko sa'yo si Man. Pero parang hindi ko gusto yung trato niya sa siyota mo eh. Mukhang may intensyon. Nagpapasikat lang yung pare. Nang sa ganun, mahulog ang kalooban ni Evelyn sa kanya. Mahirap atang paniwalaan yung sinasabi ninyo. Hindi naman ganung klaseng babae si Evelyn. At saka, hindi naman siguro gagawin sa akin ni paring Matt yun. Yan ang palagay mo. Pero may kasabihan, nakalawang ang sumisira sa bakal. Kung ako ikaw, gumawa ka na ng paraan bago ka masulot. Salamat sa malasakit niyo sa akin. Mababalitaan niyo na lang. Tinatarantado mo ko! Ano mo na kayo sa akin? Gago! Ha? Wala akong kaibigan! Walang manloloko sa akin! Teka, partner! Ano ba problema mo? Walang partner sa akin! Natrato ko sa'yo! Minsan hindi ko naisip na talong kita dahil titi mo! Thank you.
Dali, labas! Sige na, ligtas na kayo. Huwag kang kikilos! Sabihin mo sa mga kasama mo, ibaba mga baril nila. Kung hindi, masasabukin ko bungo mo. Sabihin mo! Ikaw! Sino ka? Ako si Sarento Torres. Sabihin mo sa mga kasama mo, ibaba mga baril nila. Kung hindi, masasabukin ko utak nito. Baba niyo mga baril nyo. Baba niyo! Ikaw! Yung baril mo! Iyakis mo dito! Nakadya ka lang! Pare, relax ka lang. Ano bang kailangan mo? Kailangan? Helicopter! Ngayon din! Bigyan mo ako helicopter! Walang problema. Hanggang dyan ka na lang! Huwag ka nalapit! Papatayin ko to! Sige, tuloy mo! Alam ko naman itong gusto mong mangyari. Mamatay ako para masarili mo si Evelyn, di ba? Sige! Evelyn! Sinong Evelyn? Hindi ako yun, ah! Chota ako yun. Ha? Tinurotot ako niyan, eh. Kaya gusto niya ako mamatay. Ganun? Aba, walang hiya pala yung sarentong yan. Kailangan pala. Siya ang mamatay! Sarento, di ba, sa kanya galit, magkakampi tayo ah. Hindi naman kita papatay, pare. Tumahimik ka. Sige. Partner. Ayos ah. Dating gawin. Pasensya ka na. Nagkamali ako. Ayos lang yun. B! Oh, si Commander, partner. Are you okay? I'm okay. Sweetheart, I made coffee for you. Okay. Here's your coffee. Alam mo, ngayon ko lang na-realize, nagkamali ako na palagay kay Paring Matt. Tapat siya at isang mabuting kaibigan. Di ba yan ang madalas kong sabihin sa'yo, gaya nung nangyari kanina? Kung wala siya doon, di pa man tayo kasal, biyunda na ako. Alam ko, utang ko ang buhay ko sa kanya. Pero sa totoo lang, ang akala ko nung una, kaya siya nakikipagputo ko sa mga hold-upper na yan, ay para madisgrasya ako. Kasi nagigilty ka. May kasalanan ka. Ngayon, masisisi mo ba ako kung hangaan ko man siya? Tsaka isa pa. That's my profession. I'm sorry, sweetheart. Yan ang gusto ko sa isang lalaki. Marunong tumanggap ng kanyang pagkakamali. Thank you. Masyado kayong bata para magretiro sa rento. Sayang naman yung oras na inukol yung serbisyo. Alam ko yun, Matt. Kaya nga, kailangan kita eh. Para makagawa naman ako ng mabubuting bagay sa tulong mo. Alam mo kasi, pinatawag ako ng chief ng Narcom para alisin ang mga bulok na kahoy na sinisira ng anay sa departamento. At ayon sa kanya, pwede ko magsama ng mga taong gusto ko. Yun naman eh, kung papayag ka. Eh, bakit naman hindi?
Magka-team ho tayo. Salamat, Mat. Anytime, basta kayo sa rento. Okay ang groupings mo, ah. Sumusobra na pakikialam ni Castro at ni Mateo. Oo nga, eh. Balita ko, sila pa nagiging team leader sa mga raid na ginagawa nila. Eh, ba't kaya nalipat sa department natin ang mga yan? Tataka rin nga ako, eh. Baka gustong ma-promote. Ginagawa ang stepping stone tong departamento natin. Ma-promote? Tingnan natin kung darating ba ang promotion na yun. Gotcha! Ah, sir. Nandiyan sa kabila yung mga nahuli namin drug pushers. Good. Talagang hindi ako nagkamali ng pagtanggap sa'yo. Tena. Mga walang hiya kayo. Mga wala kayong konsensya. Kumita lamang kayo ng pera, hindi bali na mawasak ang buhay ng kabataan, okay pa rin sa inyo. Ikaw, wala ka bang kapatid? O anak, kung sa kanila mangyari yun, ang mabiktima ng bawal na gamot, magugustuhan mo ba? Ha? Sargento. Sir. Dalhin na yan, para makasuhan. Yes, sir. Kulas, sigurado ko ba sa mga sinasabi mo? Ano ka ba? Sigurado ako. Kailan ba ako nasira sa'yo? Tinyo! Kuya! Kuya, kinakabahan naman ako sa'yo, kuya. Masyado mo naman akong ginugulat, partner eh. Ikaw nang bahala sa kanya. Yes, partner. Oh, sa akin dyan, ha? Sa'y lang, sa'y. Teka, hindi pa ako tapos eh. Diba, tagal mo dyan! Oo, oh, kuya, sandali, binibilang lang. Sige na. Usapan natin yan eh. Sige oh. Na, ano ba? Oo, oh, nandiyan na, kuya. Next time, ha? Ulitin. Halika na! Bakit ito lang? Kulang to, ah. Pare, alam mo naman mahigpit ngayon. Ah, ganun ba? Ah, sige. Magkano ba yan? Alam mo na, yung dating presyo. Oh, sobra yan. Salamat, pare, ha. Ingat ka. Tara, bata. Problem, eh? Mat. Ito. May lisensya ka ba rito? Why don't you just talk to my dad? Bakit? Sino man tatay mo? Ang tatay ko'y si Congressman Gascon. Lisensya, Mat. Mabigat to, ah. Bukim. Ah, very good. Mali ka. Tungka sa presidente kong paliwanag. Hey! Sir, sabit tayo. Anak ni Congressman yung isa sa mga nahuli namin. 10-4.
evening, Sarge. Good evening. Evening, Sarge. Ano ba, ate? Nagpapatrolyo ba kayo? Di naman. Arborin sana namin yung isang huli nyo, eh. Sino? Anak ni Congressman. Hindi pwede. Kung gusto ninyo, umuli kayo ng sarili nyong isda. Sarge, huwag kayong mag-alala. Ako bahala sa iyo at sa mga bata mo. Alam mo, pare, hindi kami marunong kumonsinti ng mali. Si Sarge naman, parang wala tayong pinagsamahan yan, eh. Bakit? Meron ba? Hoy, huwag kang makialam dito, ha? Pare, huwag dito, pare. Ah, pare, hindi kundi pwede, di okay lang. Tena. Bilisi ka lang, Matt. Relax. To X. Go ahead. Hindi namin nakuha yung bata. Bahala ka na. Araklado. Raja. Na-disgrasya yung anak ni Congressman. Ano? Sa tingin ko patay. Sige, sige. Ako na ang bahala. X1, come in. Nadali yung anak ni Congressman. Patay. Sino may gagawin nito? Sino ang umaresta sa anak ko? Sino ang umaresta sa anak ko? Sino? Sir, ang inyong anak ay naaresto ni Sargento Torres. Nahulihan ho siya na siya bo at illegal possession ng firearms. Nasaan si Torres? Sir, ayun po siya. Ikaw! Ikaw ang pumatay sa anak ko. Minsan nasabi ko na, huwag sanang makrus ang landas natin. Sandali lamang ho, sir. Meron ho tayong batas na dapat na musika sa kanya. Hindi ho tayo. Batas? Anong batas? Nasa batas ba ang patay ng aking anak? Ang anak ko ay di kriminal. Siya ay biktima ng drugs. Ito ang tandaan mo, Torres. Kailanman, hindi ako papayag na malibing ang bangkay ng aking anak na walang kasama. Tandaan mo yan. Tandaan mo! Thank you.
Sir, masyado mabilis ang pangyayari. Tsaka isa pa eh, sinasabit lang kami ni Sarento. Totoo po yan, sir. Alam po namin ang batas, kaya hindi po namin gagawin yan. Oh, naniniwala naman ako sa inyo. Pero iba na yung nasa pwesto at may kwarta. Huwag ninyong kalilimutan na ang napatay ay hindi ordinaryong tao. Anak siya ni Congressman Gascon. Kaya ang may papayo ko sa inyo, dagdagan ninyo ang pag-iingat. Ganun pa man, basta tama ang ginagawa ninyo at hindi kayo lumalabag sa batas, asahan ninyo, nasa likuran lamang ninyo ako. Salamat to, sir. Partner, masyado kang dinidoy ng tatlong yun, ha? Mukhang pinay-personal ka na yata. Ano ang ibig mong sabihin, partner? Na akong pinalilitaw na pumatay? Ganun nga yun. Nakakita sila ng butas para i-pinpoint ka ni Sargento. Dahil sa ikaw ang nakahuli, responsibilidad mo ang taong yun. Mga hype talaga yung mga yan. Hindi ko lang pinaarbol ang anak ni Congressman. Kami nang iniipit. Eh, ano bang binabalak mo ngayon, partner? Kuya, sama ako dyan. Dito ka na lang. Sarge? Sarge? Partner! Dapat sama niyo ako dyan. Break ko na to eh. Arayin ako. Pare, relax ka lang. Pabayaan mo sila. Kayo mga alis sa departamento, ang kailangan sa inyo, sulugin para maging abo. Masyado ka kasing parehas. Bakit hindi ka sumayo sa tugtog? Bakit magkabitsa ka rin? Pare, pag-usapan natin to. Ano ba? Pare, tama na! Sige! Sige! Pare, ano ba? Pare-pareho naman tayo, pulis, ha? Huwag kang makialam. Bayaan lang sila. Pilitin yung putok ito! Pare, tigilan nyo na yun! Sige, bahala ka na. Tabangan! Para kayo mga aso't pusa!
iisa tayong lungga. Kayo-kayo, nagkakalmutan! Matt. Tama, Ner. Pera. Hindi ka na iba sa akin. Para na kitang anak. Pardaro, Sarge. Nakaka-istorbo ba ako? Hindi, hindi naman. Kayong dalawa, hindi sa lahat ng pagkakataon, eh ginagamit ang tapang o init ng ulo. Oo, tama ang layo ninyong dalawa. Kaya lang, anong nangyayari? Iisang lugar tayo. Tayo-tayo nagkakagatan. Paano natin may babalik ang tiwala sa atin ng publiko kapag ganyan tayo? Matt, Bing, malaki ang tiwala ko sa inyong dalawa. Huwag nyo sana sisirain yun. Naintindihan nyo ba? Sarento, pasensya na ho kayo. Pati kayo natadamay. Eh, hindi na ho mauulit yun. Kaya lang sa uulitin. Umilakad kayo. Sasama nyo naman ako. Oh? Oh, bakit? Di ba, partners tayo? Pwede pa naman ako. Gugutom na yata si Sarge, ah. Oo, oh, ito. Kumain muna tayo. Ito. Sige. Tumuloy ka na. Magandang umaga po, Congressman. Good morning. Umupo ka. Napabalitaan ko na marami kang alam. Meron ka bang nalalaman tungkol sa pagkamatay ng aking anak? Si Dave? Meron po. Ano? Meron po akong alam. Ano nga yan eh? Ang ibig ko sabihin, Congressman eh, meron mo ba ito? Yan lang palang ibig mo sabihin eh, hindi pa ako dinerecho. 10,000 ito, hinanda ko ito, para sa'yo lang. Thank you po. Ano yung nalalaman mo? Pwede ko bang humingi ng konting papel nyo? Congressman, magpapaalam na po ako. Alam kong mahirap gawin ang pinagagawa ko sa inyo. Lalo pa nga, kung ang uhulihin ninyo ay kapwa ninyong mga alagad ng batas. Pero hindi siguro naman labag sa batas. Kung ang mga pulis na yan ay silang number one suspect sa pagkamatay ng anak ko. Ang gusto ko, tuluyan na silang mawala sa mundo. Magagawa ba ninyo yan? Congressman, huwag ko kayo mag-alala. Kami na ang bahala sa kanila. Siguraduhin lang ninyo ang inyong gagawin para hindi ako sumabit. At kung hindi, sasama ko kayo. Malayong-malayong mangyari ang Congressman. Dahil kayang-kaya namin yan.
Pero kahit anong mangyari, sagot niyo kami. Hindi problema yan. Kung ano man ang kulang ko, tsaka ako na pupunuin. Paano, sir? Tuloy na ho kami. Dong! Yes, sir. Ano ba talaga sinabi mo kay Congressman tungkol sa pagkamatay ni Dave? Ano pa? Sinabi ko ang totoo. Kulas, alam mo, masyado ako naguguluhan sa iyo eh. Alin ba totoo? Basta, sinabi ko ang totoo. Sinabi ko, eksakto doon sa pinasasabi niyo, kung sino pumatay kay Dave. Good. Pero Kulas, sakaling sumabit kami, sorry ka na lang. Hmm? Magtiwala kayo. Sige, split na. Alis na. Mateo Castro. Hindi kaya tayo lolokohin ng taong yon? Hindi naman siguro. Nagkaroon na eh. Yun nga ang duda ko eh. Dahil sa pera. Pero tayo nang bahala doon. Good evening. Ano kailangan nyo? Sorry, Sarento. Kailangan mawala ka na si Mateo. Eh, kasi naman kami pamapahamak, hindi ba? Magalala. Ibigay man sa akin ang kasong to o hindi, tatrabahuhin ko. Hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Sorrento. Salamat, Mateo. Alam ko kung gaano kalapit ang kalooban mo sa aking asawa. Pero, bata ka pa. Marami ka pang pagkakataon. Ayokong sapitin mo ang ganito. Naiintindihan mo ba ako, anak? Opo. Pero kailangan gawin ko po ito. Paano kung sa pagtulong mo, ikaw naman ang mapahamak? Walang kailangan, Lorna. Bahala na ang Diyos. Mrs. Lorna, nakikiramay po ako. Salamat po. Ang inyo pong asawa isang malaking kawalan sa departamento. Isa po siyang mabuting tao. At gagawin po namin lahat namin magagawa para sa kanya. Nakikiramay din ako sa inyo, Mrs. Salamat po. Ganon din sa iyo, Lorna.
Hoy! Saan ang lakad mo? Sir! Wala... wala ko, sir! Mat! Alam mo, kuya, naawa na ako kila Lorna doon sa probinsya eh. Wala silang kasama. Total, mainit ka naman dito sa Maynila eh. Ba't di tayo bumalik doon sa probinsya? Kilala mo ako, Tinyo. Hindi ako tumatakbo sa anumang peligro. Tsaka isa pa, kapag nagpunta tayo ron, baka pati sila madamay. Kaya kailangan, harapin natin sila. Natin? Ang ibig mo sabihin, kuya? Pati ako damay dyan? Sa ayaw't sa gusto mo, sabit ka. Dahil kilala kang bata kita. Kaya kailangan, huwag kang hihiwalay sa akin. Kuya, hindi naman ako natatakot sa kanila eh. At ang isa pa, ngayon lang ako makakabayad ng utang na loob sa'yo. Wilma? Sir? Kung sakaling may maghanap sa akin, pakisabi lamang na babalik ako before lunch. Yes, sir. Sarento, tiyana. Sir, ito na ho. Sir? Yes, sir. Positive po. Si Kulas po yung police informer natin. Yes, sir. Right away, sir. Oh, dali na rin sa morgue yan. Alam mo, partner, unti-unti na nabubuo na inside job ang nangyari. Tignan mo, ah. Una, pinatay nila si Sargento. Dahil hindi nila nabili. Sinunod nila si Kulas. Dahil marami na siyang alam. Di ba? Tama ka, partner. Malakas ang kutob ko. Nasa target list na nila ako. Kaya lang eh, hindi nila ako matsempuan. Alam mo kasi, partner, matinik ka. Pero konting ingat lang. Kung gusto mo, magpapalipat ako sa departamento mo para magka-team tayo uli. Wala naman problema ron eh. Wag na, partner. Kaya ko to. Kailan ba nangyari to? Kahapon lang ho, sir. Nakita niyo ba? Magandang hapon po. Maaari ho bang magtanong? Ano po yan? Saan ho ba dito ang opisina ni Chief Ramos? Dumiretso po kayo dyan. Umakyat kayo ng hagdanan. At yung unang pintuan, yun po ang opisina ni Chief. Salamat po. Wala po nga naman. Sir, doon sa shooting team natin, sir, kailangan magsama na rin kaya tayong sibilya. Para at least masabi nila, hindi puro militar ang lumalaban. Diba, sir? Palagay ninyo. Mas mabuti. Ha? Magandang hapon po. Iha, bakit ka narito? May gusto ko sana akong sabihin sa inyo eh. Ano ba yan? Tungkol ho dun sa kaso ng tatay ko. Iha, pwede bang mamaya ka na lamang bumalik? Meron kasing importante kong komprehensya ang pupuntahan. O kaya, bukas ka na lamang bumalik. Boys, tena, basta't yun ang gawin ninyo ako. Anong sinasabi Chief, ko sa inyo? Chief, nakikiusap po ako sa inyo. Sandali lang. Masyado naman ho yata mabagal ang pagkilos ninyo. Baka naman ho, tunaw ng katawan na itay ko, wala pa rin nangyayari sa kaso niya. Iha, kung nababagalan ka sa ginagawa namin dito, sorry. Pero ibig kong malaman mo na hindi lamang kaso ng tatay mo ang tinatrabaho namin. Marami. Boys, tayo na. Yes, sir.
Basta't kung ano sinasabi ko, yun ang gawin ninyo. Sige, mauna na kayo. Yes, sir. Susunod na ako. Sige. Yes, sir. Ganun ho ba? Eh, bakit na nabubuhay pang itay ko? Hindi ba ang dami-dami ninyong trabahong binibigay sa kanya? Pero nagampanan niya. Bakit ngayon sasabihin ninyong hindi lang ang kaso ng itay kong hawak ninyo? Chief, masyado nung maraming oras ang sinayang ng itay ko para sa tungkulin niya. Pero hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagpabaya. At hindi niya binigyan ng dumi ang inyong departamento. Bakit ngayon parang tamad kayong bigyan ng atensyon ng kaso niya? Bakit ho? Dahil ba patay na siya? Alam mo, Iha, marami naman akong ginagawang paraan para sa... Pasensya na ho kayo. Ako nang bahala rito. Lorna, bakit ka nandito? Halika na. Lorna, hindi mo dapat ginawa yon. Ginagawa namin ang lahat para sa kalutasan ng kaso ni Sorrento. Alam namin yon. Pero hindi mo kami masisisi. Ang tagal na ng panahon ng pag-aantay namin ni Inay. Ikaw man ang lumagay sa katayuan namin. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming katahimikan. Masakit, hindi ba? Naiintindihan kita. Pero ako sana muna kinausap mo para walang gulo. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam ang ginagawa ko. Hindi naman sa ganon. Eh ano? Matt, buhay ng ama ko ang nawala. Kaya hindi pwedeng hindi ako makialam o magsawalang kibo na lamang. Lorna, pati ba naman sa akin wala ka ng tiwala? Pare-pareho lang kayo mga pulis. Lorna! Okay ka lang? Tara. Lorna, masyadong delikado kung nandito ka. Tignan mo nangyari kanina. Pati ikaw nadamay. Nakahanda ako sa kahit na anong mangyayari, Matt. Basta makakatulong lang ito sa pagresolba ng kaso ni Itay. Lorna, hayaan mo ako na ang trumabaho sa kaso na itay mo. Hindi ko ito papabayaan. Bigyan mo muna ako sapat na panahon. Pansamantala, dadali muna kita kina Evelyn. Siguradong ligtas ka ron. At hindi ka papabayaan ng partner ko.
Sir, okay dito sa perimeter. All clear. Out. Lahat ng bagay ay may katapusan. Kumanda ang Mateong yan. Tingnan natin kung hanggang saan siya. Kilala ko si Matt. Buo ang loob. Mabilis kumilos, parang alamid. Pero, kahit papano, iwasan din niya ako. Gagamitin ko ang bilis niya para madali ang kanyang kamatayan. Hoy, ikaw! Taas, abay! Taas! Sir. Nahuli ko na si Mateo. Sige. Halin dito yan. Yes, sir. Sir! Ano? Nakawala! Bakit ninyo pinakawala? Mabilis, sir! Puro kayong mga bobo! Sarge, patunayan mo sa akin ngayon ang sinabi mo kanina. Sir! Yes, sir! Sige na! Si Mateo! Alam ko na! Sige! Oo! Hindi na pwede makalabas. Sir, masasakotin na natin siya. Hindi na siya makakawala. Thank you.
Tapusin na natin to! Pare, sobra talagang liksin ng taong yan. Wala nang tatakbuhan yan. Tayo na. Magaling na bata. Hindi ako nagkamali sa'yo. Pasado ka sa lahat. Pero, ito nang kauli-uli ang pagsubok mo. Ako! Ako! Alam kong matinig kang kalaban. Pero kailangan kitang patayin. Para maipagganti ko ang aking anak. Nagkakamali ka, Congressman. Pero kung yun ang paniniwala mo, nakahanda ako. Matinik na bata. Pinangamo ako. Pero sana naman, huwag dumating ang araw na tayo pang dalawang manglalaban. Para na dumarating sa inyo ng live mula sa sports complex ni Congressman Gascon. Sir. Sargento Torres, job well done. Salamat, partner. Nice job, partner. Sa ngayon ay tahimik ang ating kinaroroonan maliban sa mga tinig na nanggagaling sa mga PNP personnel na sumisiyasat sa nangyaring insidente, na ang pinagmulan ay ang pagkamatay ng anak na lalaki ni Congressman Gascon,
na ibinibintang naman kay Sargento Torres. Mga kaibigan, pumasok na po ang ibang PNP operative sa loob ng complex. Ngayon, magkakaroon na ng katahimikan ang itay mo. Salamat, Matt. Mga kaibigan, wala na tayong dapat ikabahala. I think okay na si Sargento. We're here right now at EG Complex. At para sa ibang mga detalye, manood na lang kayo ng news mamayang alas 6 ng gabi. Thank you. Kuya! Oh, siguradong makaka-score ka na. Lorna, sandali. Brad, kunan mo ako dito. Siguro ngayon eh. O kaya, dito na lang. Pwede na. Bayan, ang dalawa pong nagmamahalang to, for more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama.